As your secretary told me, I have here with me the data of Ms. Morales, which you asked for. Patanong na sabi ng head of the Human Resources Department na si Mr. Perez, na siya ring nag-interview kay Anika noong nag-apply ito sa trabaho. Yup, nakangiting inabot ng binata ang mga dokumentong inabot sa kanya ng kausap. Binuksan niya ito at binasa. Napakunot ang kanyang noo nang malamang taga Cebu ang dalaga at na-impress ito sa scholastic record nito. Samantala, pagdating ni Anika ay nakita kaagad niya ang abot tengang ngiti ni Flor. Aba, palagay ko buo na naman ang araw mo. Oo Anika, grabe, baka mamatay ako sa sobrang saya pag hindi ako nagkwento sa'yo. Kaya please pakinggan mo ako at huwag kang KJ ngayon. Ikaw talaga? Ano na naman ba iyon? Nagkita na naman kayo ni Mr. Gutierrez? Alam mo, tama ka. At kinausap pa ako. Grabe, sobrang kilig ako kanina. Hindi ko mapigilan. Oh, di inspired kang mag-work niyan. Oo, kaya nga babalik na ako sa mesa ko. Alam ko namang iyan ang susunod mong sasabihin. Natuwa si Anika sa kaibigan. Hay nako, ang nagagawa nga naman ang pag-ibig. Pahabol na sabi nito at iiling-iling. Mula sa opisina ni Robert. Ano sa tingin mo, Mr. Perez? Does this Ms. Morales deserve a promotion? Tanong ni Robert matapos makita ang mga data at pasandal na tumingin kay Mr. Perez matapos ilapag ang hawak na record. It is your decision, sir. Since all the data commensurate with her qualifications and performance are specified there. No, I need your opinion. Actually, the fact, sir, the first time I have read her records during my first interview with her, I did not even have a second thought of hiring her. I am just waiting enough to suggest a promotion for her good performance. Well then, meet your HR department and talk about it. Whatever the decision we may come up, I will approve it. Kinabukasan, maaga pa ay pinatawag na si Anika sa opisina ni Mr. Perez. Kabado man ang dalaga, ay nakangiting bumati kay Mr. Perez. Have a seat, Ms. Morales. Thank you, sir. It has been decided by the HR department yesterday, with the approval of the president. Well, you deserve it and congratulations. You are now promoted. You are now one of the accounting managers of the company. Agad banggit ng nakangiting kausap at saka inabot ang appointment letter at pinapirmahan sa dalaga. Thank you, sir. Hindi ko talaga ito in-expect. Nagugulat na wika ng dalaga at walang pagsidlan ang tuwa sa kanyang mga muka. Napansin din niyang permado na nga ng presidente ang kanyang appointment kasama ng pangalan ni Mr. Perez. Naka-indicate dito ang Argo Cheres. Yun lang kasi ang pinalagay ni Robert sa particular na appointment paper na iyon. Ayaw kasi niyang makahalata ang dalaga. Salamat po talaga sir. Promise hindi niyo pagsisisihan ang naging desisyon ninyo. I am expecting that, Ms. Morales. I had informed the head accountant in your department to orient you for your new assignments starting tomorrow. Yes, sir. Matapos silang mag-usap ni Mr. Perez, nagpunta siya sa CR. At doon muli impit ang tili at sayang pinakawalan. Yes! Medyo napalakas ang sabi niya nang makalabas ang dalawang babaeng nadat niya na doon. Ang loko, siguro inilakad nga ako sa boss namin. Naisip pa nito ang tinutukoy na si Robert. Nang break time nila, ay sagot niya ang lunch nila ni Flor. Hindi kasi siya makatanggi sa panguurot ng kaibigan nang malamang promoted na siya. Excited siyang makauwi na at maikwento kay Robert ang magandang balita kung sakaling magkita sila nito. Umabot ito ng 10 oras ng gabi, ngunit wala pa rin Robert na nagpaparamdam. Kahit puyat, ay maaga pa rin siyang nagising. Ngayon pa bang bagong promote siya saka magpapalate? Lalo siyang nakitaan ng kasipagan at pagpupursigi nang mag-umpisa niya ng gawin ang bagong assignments na na-endorso sa kanya. Aba, teka! Bakit may deposited accounts ang company sa farm namin? Kunot noong tanong ni Anika na makita ang files na ine-entry niya sa computer. Flor,
Matagal na bang supplier ng mga fruits ang Bernardo's Farm? Kumpirma nito kay Flor. Ang Bernardo ay pangalan ng kanyang ama at iyon ang isa sa mga negosyo ng kanilang pamilya sa Cebu City. Oo naman, iyan ang number one supplier ng ating mga natural flavorings. At masasarap ang mga prutas na dinideliver ng farm na iyan sa ating planta. Pagmamalaking sabi ni Flor. Ganun ba? Ngayon ko lang kasi na-browse ang files nila. Kung hindi ako nagkakamali, sa Cebu pa nang gagaling ang mga fruits delivery nila, hindi ba? Muling paniniyak nito. Oo yata, hindi ako masyadong sigurado eh, sabi ni Flor. Paano nga pala ang pick up ng cheque nila? Muling tanong ni Annika. Alam ko directly deposited sa account nila ang payment kasi wala naman silang office dito sa Metro Manila. Nakahinga siya ng maluwag sa nalaman. Baka kasi kung pick up ang payment nila, ay makita pa siya ng tauhan ng kanyang ama. Maghapon siyang subsob sa trabaho ng araw na iyon at hindi na malaya ng oras ng uwian. Nauna nang makauwi si Flor sa kanya. Nagkataon namang hindi siya nahirapan sa pagsakay. Marahil ay nakalagpas na siya sa rush hour. Nakarating na siya sa bahay ay tila hindi niya nadama ang pagod sa maghapong pag-a-adjust ng bagong gawain. Lalo na nang madat na niyang nakasandal sa may pintuan ng kanyang bahay si Robert. Kanina, nang naglalakad siya patungo sa bahay niya, ay natanaw niya ang sasakyan ng binata. At mas binilisan pa niya ang paglalakad upang maibalita ang kanyang promotion. Agad siyang sinalubong na nakangiting si Robert at binuhat siyang nakatayo habang iniikot-ikot. Congratulations! Bati ng binata nang ibaba siya at mabilis na hinalikan sa labi saka mahigpit na niyakap. Akala ko hindi mo nabalitaan. Masayang wika ng dalaga saka gumanti ng yakap. Hindi na siya nag-alangan pa. Let's go? Aya ng binata. Ha? Saan? Let's celebrate. Ay naman, wala pa akong sweldo. Sagot ko, of course, sabi ni Robert. Sinabi mo eh. Sa unang restaurant kung saan siya dinala ni Robert, nung unang pagkakataong yayain siya nito, ay doon din siya ngayon dinala ni Robert. Habang kumakain, inabutan siya ni Robert ng isang maliit na pahabang kahon na nakabalot sa simpleng gift wrap. Ano ito? Obviously, it's a gift. I know, pero para saan? Because you are promoted. Wow, thanks naman, talagang may paganong effect ka pa ha. Do I have to open it agad? Yes, sure. Nakangiting dahan-dahang binuksan ni Annika ang kahon. Tumambad sa kanya ang maganda at mamahaling necklace na may heart shape. Para sa akin ba talaga to? Yes, para sa'yo yan. Ang ganda talaga at gustong gusto ko. Nasa mukha ang labis na tuwa. Do I deserve a kiss? Of course. Naiilang man ay hinalikan ni Annika sa pisngi ang binata. Akin na, isusuot ko sa'yo. Ang ganda talaga, Robert. Maraming salamat ha. Matapos silang kumain, naglakad-lakad sila sandali sa mall at maya-maya pa ay umuwi na. Subalit, hindi agad nagpaalam si Robert. Sa halip ay naglambing na naman ng isang tasang kape. Kung ganito kasarap ang mga kaping laging iniinom ko, aba, baka nagka-nervous na ako. Baka naman ang ibig mong sabihin, marami kami nagtitimpla ng kape para sa'yo. Oo, si Mami, mga maids, at ang sekreta... ang mga waiters sa coffee shop na pinupuntahan ko. Pagkasabi niyon ay dinukot ni Robert ang panyo sa bulsa at ipinuna sa noo. Alam niyang muntik na siyang madulas sa sinabi. Bakit ba lagi mong pinupuna ang kape ko? Bakit? May iba ba akong dapat pansinin? Meron ang puso ko. Naisip niyang sabihin. Naalala ko pala, hindi ba ikaw ang salary ng pagka-promote ko? Pag-iiba niyang sabi. No, you deserve it anyway. Talaga lang ah. Nginitian siya ni Robert at hinawakan ang kamay nito. Ikinulong sa kanyang dalawang kamao habang tinititigan siya.
Naiilang man ay hindi agad binawi ito ni Annika. Matagal pa silang nagkwentuhan at bago ito umalis ay muli siyang mabilis na hinalikan sa labi. "Ikaw ha, kinakasanayan mo na iyan." Nakangiting wika ni Annika pero halatang kinikilig. Nginitian lang siya ni Robert at kinindatan saka na kumaway ng paalam at sumenyas na pumasok na siya sa loob ng bahay. Heto na naman siya at pupuyati ng matatamis na pangarap at nanamnamin ang panakaw na halik sa kanya ni Robert. Sadya lang bang malambing si Robert at walang ibang kahulugan sa kanya ang mga gawi? Kaibigan nga lang ba ang turing sa kanya nito? At bakit naman siya pumapayag? Hindi ba masagwang tingnan na kahit walang ibang nakakaalam na wala naman silang formal na relasyon ay pumapayag siyang masyadong maging close sa kanya ang binata? Ah, basta. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ang mahalaga ay masaya siya sa tuwing kasama si Robert at gusto niya ang samahan nilang dalawa. At marami siyang basihan upang paniwalain ang sarili na may pagtingin din ito sa kanya. Nakatulugan niya ang ganitong pag-iisip. Kinabukasan, hindi nakaligtas sa mga mata ni Flor ang necklace na suot niya. "Wow! May bago kay Madam! Maganda ba?" "Oo, type ko nga eh. Saan mo naman nasungkit yan? Hindi ka pa naman ang kakasweldo. May bago ka na agad kwintas. Masyado ka naman. Siyempre, props lang ito." Sabay pa silang nagkatawanan ng kaibigan. Hindi nila alam na ang Sir Gutierrez na kilala ni Flor at ang Robert na kilala niya ay iisang tao. Naging makulay ang mga nagdaang araw kay Annika. Lalo't naging madalas ang mga tawag at pagbisita ni Robert sa kanya na lalong nagpalapit ng loob nito sa kanya. At sino ba naman ang hindi mag-aakalang hindi sila magnobyo, gayong ang sobrang sweet nila sa isa't isa ay lalong naging maigting. Ang dating mga alalahanin ni Annika tulad ng baka isang araw ay tuluyang hindi magpakita si Robert sa kanya at ang naiwang alaala sa Cebu ay tila naburang bigla sa kanyang alaala. "You know, gusto kong laging katabi ka." Bulong ni Robert sa kanya habang magkatabi silang nakababad sa private pool na inarkila nito na kanila lamang dalawa. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni Robert. Hindi tuloy makuhang makatingin ng diretso ni Annika kay Robert matapos ang kanilang mainit na tagpo. Bigla itong nakadama ng hiya sa kanyang ginawang pagsang-ayon at pagtanggap. Napayuko siya at naghintay na bigkasin ni Robert ang mga katagang matagal na niyang hinihintay at inaasahan. Subalit, hindi niya iyon narinig. Tanging pagyakap sa kanya ng mahigpit ang ginawa ni Robert. Gusto niyang maiyak ng mga sandaling iyon. Gusto niyang matiyak kung ano nga ba ang nararamdaman nito sa kanya. Gusto rin niyang sitahin ang binata. Ngunit alam din niyang may kasalanan siya sa nangyari. Dahil hinahayaan lamang niya na mangyari ang ganoon. Pinakalma niya ang sarili at sa halip, inisip na hindi pa ito marahil ang panahon at pagkakataon. Ngunit kailan pa kung hindi ngayon? Hindi ba't ang dami niya ng sinayang na pagkakataon? At marami na rin pagkakataong pinalagpas si Robert upang magsabi sa kanyang niloloob. Pero paano? Kung wala naman talagang sasabihin si Robert at tanging siya lamang ang nag-iisip na nun. Paano kung talagang libangan lamang siya ni Robert? Kumawala siya sa mga bisig nito na tila ayaw siyang pakawalan. Lumangoy siya palayo at kunwaring nililibang ang sarili sa tubig sa kabilang dulo ng pool. "Mahal na nga ata kita, Robert." Sabay tulo ng kanyang mga luha. Mabuti na lang at hindi pa siya nilapitan ni Robert at nakatanaw lamang ito sa kanya na tila pinanonood pa ang kanyang paglayo. Hinayaan niyang humalo sa tubig ang kanyang mga luha at kunway nilublob pa ang kanyang muka. Agad na siyang nagyayang umuwi kay Robert at maging sa sasakyan ay hindi na siya kumibo. Hindi na rin kumibo pa si Robert. Nang marating nila ang apartment, agad na nagpaalam si Robert. "I'm sorry for..." Hindi na tuloy ang sasabihin ni Robert dahil pinutol agad ito ni Annika. "I have to go inside." Putol nito sa sasabihin ni Robert. Hawak ang kamay ni Annika na tila ayaw bitawan ni Robert.
Subalit si Annika ang tila gustong himiwalay upang bitawan siya ni Robert. Nang pakawalan niya na ito, ay walang lingong pumasok na sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Napasandal siya sa pinto at hinayaang maglandas ang mga luha sa pisngi. Naiinis siya kay Robert. Bakit imbis na magtapat ito ng pagmamahal sa kanya, ay sorry ang ibig niyang sabihin. Pinutol niya agad ang sasabihin nito kanina dahil ayaw niyang tuluyang bumigay at humagulhol sa harap nito. Narinig niyang umalis na ang sasakyan ni Robert. Puyat man ay hindi pa rin ito nagdalawang isip na hindi pumasok. Matamlay man ay pinilit gumawa ng kanyang trabaho at makipagbiruan kay Flor. Nagpatuloy sa pagdaan ang mga araw. Pilit niyang pinapaalis ang lungkot at pag-asam na kahit man lang tawag sa cellphone ay maalala siya ni Robert, subalit nabigo siya. Habang tumatagal ay lalong tumutusok ang tinik sa kanyang dibdib sa alalahaning mukhang dumating na ang katapusan ng kanilang pagkakaibigan. Ang kanyang isip ay sumasang-ayon na tama lang na habang maaga pa ay maputol na ang kanilang ugnayan kung wala rin itong patutunguhan. Subalit ang kanyang puso ay patuloy na umaasa at naghihintay. Ilang araw na nga bang hindi nagpaparamdam ang binata? Hindi pala araw, linggo, buwan? Halos 2 buwan na pala simula nung huling magkita sila at hindi pa maganda ang pinagtaposan. Hindi ko na sana siya nakilala pa, para hindi na ako nasasaktan ng ganito. Bulong niya sa sarili, sa pagitan ng kanyang mga paghikbi. Napakatanga ko talaga. Pinaniwala ko ang sarili kong may damdamin din siya para sa akin. Himutok pa niya. Kung sanang kasama niya ng mga sandaling iyon ang kanyang mga magulang at si Lona, kahit papaano sana ay mayroon siyang mapagsasabihan ng mga sama ng loob at may magpapayo sa kanya. Ngunit wala. Wala ang lahat sa kanya. Kaya tuluyan siya nalungkot at tuluyan ang kanyang luha. Itigil mo na ang kahibangang ito, Robert. Sa ayaw at sa gusto mo ay magpapakasal ka. In fact, matagal na nating napagkasunduan iyon. Galit na sansala ng kanyang ama nang minsang subukan niyang tanggihan ang plano para sa kanya. But Dad, there was then. At ano ang kaibahan nun ngayon? Pa, I already made up my mind. Malaking kahihiyan ito, Robert. Noon na hindi ka tumanggi nang ikonsulta namin sa'yo ito. What is the reason behind this now? Narealize ko, Dad, na mali ito. In fact, hindi ko pa ganoon kakilala ang babaeng iyon. Matututunan mo rin siyang mahalin. At isa pa, nagsusumbong rin si Blessie sa akin. Nitong mga nakaraang buwan daw, ni hindi kanya makontak. Tinatawagan ka niya pero laging naka-off ang communication line mo. Masyado kasi kayo nakikinig sa babaeng yon. Sabihin mo nga sa akin, Robert, babae ba ang dahilan ng lahat na ito? Dad, mature na ako. Alam ko na kung anong gusto ko at nakita ko na din ang babaeng gusto ko. Okay, if that's so, give me a reason why I will approve and allow you to go on with your foolishness. Sinong babaeng ito? At kaninong pamilya siya galing? Remember, we need to reinforce our business kahit hindi ako papayag na sa kahit sinong babae ka lang mapunta. Hindi nakasagot si Robert at kahit gusto pa niyang sumagot ay hindi niya alam ang sasabihin. Kung ipapakilala man niya si Annika, tiyak na uusisain ng kanyang ama at ina ang kanyang pinagmulan. Paano niya maipagtatanggol ang dalaga kung maging siya, hindi niya alam ang tunay na estado ng buhay nito? Bukod sa nabasa niya sa record nito nang tanganan niya ang data ni Annika na Cebu City ang pinagmulang probinsya nito at mag-isa lang itong naninirahan sa isang apartment sa Cubao, wala na siyang alam pa tungkol dito. Hindi rin deklarado ang pangalan ng kanyang mga magulang. Hindi ka makasagot? Dad, it is not the money that matters here. I can manage to run our business and make it profitable without the business fusions. Sa kalakaran ngayon in the business world, wala ka ng kaya. You can survive. And I don't want to stand up loser. Huli na. Huli na ang desisyong ito. Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Nang iwanan siya ng ama ay nasuntok niya ang kanyang kinauupuan. Iyon ang dahilan kung kaya tiniis niyang hindi makipagkita kay Annika kahit ito ay masasaktan. Ayaw niya nang ipagpatuloy pa ang kalokohan na simulan niya.
At tulad ng nasabi na sa kanya ni Joseph, alam niyang wala itong patutunguhan sa simula pa lang. Hindi lamang kasi niya mapigilan ang damdaming mula nang makita at makilala si Annika na alam niyang may pagtatangi rin sa kanya. Ayaw niya na itong saktan pa at tuluyang paasahin sa mga bagay na hindi niya kayang panindigan. Kahit hindi rin niya kaya, ay pinipilit niyang gawin. Alam niyang pareho silang magdurusa ni Annika, subalit hindi niya tiyak kung papayagan ang kanilang pag-iibigan. Dahil malayo ang estado nila sa buhay, isa lamang sa mga empleyado si Annika. Isa pa, pag nalaman ng kanyang pamilya kung sino ang dahilan ng kanyang pagbabagong loob sa kasunduan, ay tiyak na si Annika din ay mapapahamak. Kaya't nakapagdesisyon itong kalimutan na lamang ito ng tuluyan. Hindi nga lang niya alam kung paano at gaano kadali. Hindi ba matagal ko nang sinasabi sa iyo ang bagay na iyan? Wala ka rin namang magagawa. Si Joseph habang kasama ni Yang umiinom sa paborito nilang bar. Tama ka naman. Kaso sa ngayon medyo nahihirapan na ako. Bro, kung noon pa man ay sinunod mo na ang sinabi ko sa'yo, madali na lang sana ang lahat. Hindi kumibo si Robert, sa halip ay tinungga ng sunod-sunod ang laman ng kanyang baso. Buo na nga ang desisyon niya. Magpapakasal na siya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa opisina niya. Kailangan niya ng outlet upang hindi siya matuksong puntahan o tawagan si Annika. Hi Robert dear, musta na? It's been a long time. Iniiwasan mo ba ako? Si Blessing na maagang sinadya sa opisina niya si Robert. Umasim ang mukha ng binata nang makita ito. Chuck, nakukulit din na naman siya nito. Pumunta sa likuran ni Robert si Blessing at minasahe ang magkabilang balikat. Nagtatampo na ako sa'yo. Tama bang ganyan ang maging bati mo sa akin? Blessing, I'm in the office and in the middle of my work. Tigilan mo nga ako. Masungit na saway ni Robert. Naku, isusumbong kita kay Tito pag lagi kang ganyan sa akin. Oh, hindi ba nagsumbong ka na sa kanya? Kaya heto, nangungulit na naman sila. Okay, promise, hindi ko nagagawin. Basta samahan mo akong mag-lunch sa labas ngayon at manood tayo ng sine, please. Matagal na tayong hindi nagde-date. Lambing nitong sabi. Can't you see I'm busy? At kailangan kong tapusin ang trabaho ko before the wedding. Iyon na nga eh, malapit na ang kasal pero wala ka pa rin panahon sa akin. Tampong sabi nito saka nag-cross arms. Okay, halika na nga. Pabuntong hiningang inilapag ni Robert ang mga hawak na papeles at tumayo. Nakokonsensya naman siya sa patuloy na pagwalang bahala nito sa naglalambing na si Blessing. Sabay silang lumabas sa opisina nito upang tumungo sa elevator palabas ng gusali. Nagkataon namang kakatapos lang kumain ni na Flor at Annika galing sa kantin at pabalik na ng opisina. Nakapila sila sa elevator kasabay ng ilang empleyadong naghihintay sa pagbukas nito. Nanlaki ang mga mata ni Annika na makita si Robert at si Blessing na inilawa ng elevator. Robert? Mahinang sabi nito. Annika, ayan si boss, si Mr. Gutierrez at ang rumored fiancé niya. Mahinang bulong sa kanya ni Flor. Lalo niyang ikinagulat ang nalaman. Nakasakay na sa elevator ang mga kasamang nag-aabang, maging si Flor. Samantalang siya ay naiwang nakatayo pa rin at sunod tingin sa palayong si Robert kasama ang naglalambing na si Blessing. Halos nakangang nang lalaki ang mga matang pinaliligiran ng luha si Annika. Napakurap na lamang ito nang hataki na siya ni Flor upang makasabay na sa elevator. Ano ka ba friend? Natulala ka naman dyan. Siya ka ba sa kagupuhan ng boss natin? Ngayon naniniwala ka na sa akin? Hindi niya pinansin si Flor. Sa halip na dumiretso siya sa opisina nila, ay nagpaalam itong magbabanyo muna. At nagmadali siyang halos patakbong pumunta sa comfort room. Mabuti na lang at walang ibang tao doon. Pumasok siya sa isang cubicle doon at umiyak. Napakalaki kong tanga. Hindi ko akalain ang lahat. Niloko lang niya at pinaglaruan. Pinaasa. Sa isip niya, kasabay ang pagpigil ng iyak, pero ang mga luha sa mata ay walang tigil ang pagpatak. Ang sakit na nadarama ay pumupuno sa buong kalooban nito. Para siyang biglang nayanig. Subalit kailangan niyang pigilan ang sakit dahil nasa opisina pa siya.
O ano friend, nakita mo na si Mr. Guapo at si Miss Blessy. Diba bagay sila? Medyo dismayadong sabi ni Flor kay Annika nang makabalik ito sa mesa galing sa comfort room matapos payapain ang sarili. Flor, masakit ang ulo ko. Uuwi na muna ako. Pakisabi na lang pag may naghanap sa akin, nag-undertime ako please. Nagmadaling kinuha nito ang shoulder bag matapos mailigpit ang mga gamit sa mesa. Ayaw niyang kahit sino ay makausap niya ng mga sandaling iyon. Gusto niyang mag-isa at humagulhol ng pag-iyak. Hoy! Bakit biglaan naman ata yan? Pambihira naman talaga to. Takang sabi ni Flor at namaywang na umiiling. Pag-uwi sa bahay, naupo siya sa gilid ng kama niya saka huminga ng malalim. Nakatingin siya sa kawalan. Ang tanga ko pala. Naibulong sa sarili saka nagunahan ang mga luhang kanina pa sa opisina gustong kumawala. Humagulhol na ito ng iyak. Habang subsob ang mukha sa unan matapos padapang nahiga sa kama. Ikakasal ka na. Ang daya mo. Kaya pala ayaw mong magkwento ng tungkol sa sarili mo. Tapos ikaw pala ang presidente ng kumpanya. Muling himutok nito. I hate you. I really hate you. Iyak na sabi nito. Samantala, ipinagbilin muna ni Robert sa board of members ang pamamahala ng kanilang kumpanya. Kailangan nila ng pamilya niya na maghanda para sa gaganaping kasal at pagpapakita ng kanyang mga magulang sa in-laws nito. I just want to inform the Board of Trustees regarding the foreign franchise negotiation of the investors from Australia. The letter of intent has been faxed 3 days ago. My office is still in touch with them. So accept the follow-up negotiation regarding this matter. I'll make you in charge with this while I'm away. Bilin nito sa mga kausap. Well, we'll look into that, Mr. Gutierrez. And we are congratulating you as well for your wedding. Thank you. I'll still have some proposal regarding the exporting market of our dairy product. I'll join force for that. Swestyo ng isa sa mga board members na sinang-ayuna naman ang karamihan. Matapos ang halos 2 linggong sunod-sunod na meeting at ilang mga endorsement, ay naghanda na ang pamilya ni Robert upang asikasuhin ang detalye ng kasal. Bago siya tuloy ang magpaalam sa pagiging binata, natagpuan niya ang sariling nasa harapan ng tinutuloyan ni Annika. Robert? Gulat na sabi ni Annika pagkabukas ng pinto matapos makarinig ng katok. Hindi niya na inaasahan na muli pa silang magkikita ni Robert. Hi, can I come in? Nakangiting tanong ni Robert saka saan napapasok at hindi na inintay ang sagot ng dalaga. Naiwan namang nakatayo sa may harap ng pinto si Annika. Para siyang naguluhan sa presensya ni Robert. Hey, what's wrong? Tanong ni Robert na naninibago sa kilos ni Annika. Robert, please, leave me alone. Nagkunot noo si Robert sa narinig. Alam ko na ang lahat. I saw you with Miss Blessy, your rumored fiancé. Pakiramdam ni Annika ay tinutusok ang kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Annika, napahinto si Robert sa narinig at tangkang magpapaliwanag, subalit agad siyang pinutol ng dalaga. Please Mr. Robert Gutierrez, I don't want to hear anything from you. Alam ko na ang lahat, alam ko na all the while. Pinagmukha lang pala akong tanga at pinaglaruan. Dugtong pa habang ang mga luha sa mata ay unti-unti naglalandas sa kanyang mga pisngi. I'm sorry, hindi ko gustong magkaila sa'yo. Natakot lang ako. Natakot ako na iiwasan mo ako. Nag-aalalang wika ni Robert. Pero ang dami mong pagkakataon upang itama ang lahat. Pero nagpatuloy ka pa din. Annika, please understand me. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan mo akong paglaruan? No, hindi ko intention yon. The truth is, I am happy when I'm with you and I like you. At bakit ka nandito ngayon? Para saan pa? Pinunasan ni Annika ang mga luha. Tumingin siya kay Robert. Hindi ko mapigilan kasi ang sarili kong hindi kapuntahan at makita sa huling pagkakataon. Malungkot na sabi ni Robert saka lumapit sa kanya at hapulisin ang kanyang pisngi. Sana hindi mo na ginawa. Pinahihirapan mo lang ako. Gumawa na ako ng paraan. Nagpaliwanag na ako pero hindi sila pumayag. Ayokong maging isang masamang anak.
Pinahid ni Annika ang mga luhang muling naglandas sa kanyang pisngi. Please, pakinggan mo naman ako. Umalis ka na. Wala ka namang magagawa, hindi ba? Hindi na muling kumibo si Robert. Nakatingin lang siya kay Annika. Hindi kasi niya alam ang sasabihin dito. Umalis ka na dahil wala nang rason para magkita pa tayo. Pagtataboy sa kanya nito. I'm really sorry. Malungkot na sabi ni Robert. Saka ito nagdalawang isip na umalis. Pagkasara ng pintuan ni Annika at marinig na umalis ang sasakyan ni Robert, agad itong napagigo sa pag-iyak. Kung ayaw mo maging masamang anak, eh ano pa ako? Sabi sa sarili habang panay ang tulo ng kanyang luha. Pareho lang naman tayo ng kapalaran, hindi mo lang alam. Pero ako, ginawa ko ang lahat upang ipakita sa kanilang hindi ako pabor. Kahit na mawalay ako sa nakasanayang kong buhay at mag-umpisa sa wala. Malungkot nitong muling bulong sa sarili. Naupo siya sa sofa at iniyuko ang ulo sa armrest. Saka umiyak. Kung ganun din lang katulad mo, pipiliin ko na lang sigurong maging isang mabuti at masunuring anak. Kailangan ko na sigurong sumuko na lang rin at bumalik sa aking mga magulang. Naisip nito. Napakasakit ng ginawa mo. Tila mas mabuti pa atang sinunod ko na lang ang aking mga magulang kaysa nagpakalayo at makahanap ng lalaking mananakit lang naman ang aking damdamin. Sa sama ng kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon, ay nagkapag-decide siya. Kinabukasan, buo na ang isip niya sa magdamag na pagtitimbang sa mga bagay-bagay. Dumiretso na siya sa opisina ni Mr. Perez. Ano ito, Ms. Morales? Takang tanong ni Mr. Perez nang makita ang kapirasong papel na inabot ni Annika sa kanya. I'm so sorry, sir, kung napabilis ang desisyon kong ito. I really need to go home with my family in Cebu. It is a personal matter. Ganoon ba? Hindi ba pwedeng mag-leave ka na lang? Gustuhin ko man, pero hindi ko alam until when ako kailangang mag-stay doon. Okay. I will just inform the board for this matter. Salamat, sir. It is nice working with this company. Same to you as well, Annika. Paglabas niya ng opisina ni Mr. Perez, ay inayos niya ang mga gamit sa kanyang mesa matapos ang maghapong pag-i-endorse ng kanyang trabaho. Nakapag-submit na ako ng aking resignation, Floor. Malungkot nitong sabi kay Floor nang takang lumapit sa kanya na makitang nagliligpit siya ng gamit. Teka, pero bakit ang bilis naman ang nangyari? Kailangan akong umuwi sa province kasi. Pwede bang pag-usapan natin ito? Halika sa kantin, doon tayo mag-usap. Saka siya hinatak ni Floor. Floor, hindi pa break. Reklamo nito sa kaibigan. Meron kang hindi sinasabi sa akin. Pwede bang malaman? Pangungulit ni Floor nang nasa kantina sila matapos bumili ng dalawang soft drinks.